Okay, itong ating ingredients sa ating pasta with vongole. Ito yung ating clam shell. Ito ating spaghetti. Gamit tayo ng spaghetti. Garlic, parsley, at maglagay tayo ng tomato para may kulay naman, hindi na siya plain na puti lang. Ito ang black pepper and olive oil. Of course, dito na yung ating mainit na tubig with oil and salt for our pasta. Okay, let's start! Lutuin natin yung ating shell first. Okay, habang nagpapainit tayo ng ating pan, hiwain natin itong ating kamatis. Mostly yung pasta, vongole, hindi naman sila gumagamit ng tomato. Pero, mas gusto ko kasi may kulay yung ating pasta mamaya. Tomato. Sorry, medyo sablay ang ating host doon. Dahil instead na pan yung ating pinahit, ay ang pinahit natin is itong ating chopping board. Oh, see? Ang tanga, di ba? Okay. Okay. Hiwain lang natin itong ating tomato. Let's catch our tomato. I think hindi ko uubusin yung isang buong tomato dahil giant tomato yung ating pamaano. So, yan. So, magkikisa tayo ng garlic. Yan, daming garlic na nilagay ko para mas masarap. Yan. Itong garlic naman, hindi na natin siya kailangan talaga siyang i-toast. Para ano, parang mild lang siya. Huwag natin siyang i-toast dahil para malalasahan natin yung ano niya, yung taste ng garlic sa ating pasta mamaya. So, okay na 'yan. Kinchmash ko lang siya. So, ilagay na natin yung ating sliced tomato. Ayan. Itong kamatis natin, yung tomato natin, hindi naman natin kailangan siya talagang durugin siya. Dahil yung kamatis naman is, my purpose is to add a color. Yeah? Parang palamuti sa ating pasta. Ayan. So, i-add na natin ang ating clam shell. Vongole. Ayan. Ito natin dito. Ang kamatis. Dito naman, hindi tayo mag-a-add ng, ano, ng water. Dahil itong plan natin is mag-water siya mamaya. Hindi na natin kailangan. Isa-isa natin hanggang ma-open yung ating shell. Okay. Ngayon naman, magdagdag tayo ng paminta. Okay. So, habang inaantay natin magmukha yung ating clam shell, let's prepare na rin yung ating parsley. Itong parsley naman, i-chop lang natin siya. Hindi ko na kunuha yung kanyang branch. So, huwag natin siyang durugin din. Parang ano lang.
more parsley is nice aroma. Yan. Yan. Nakapagbigay siya ng amoy. Ng bango sa ating. Okay. Ayan. Okay, nagkikita ninyo guys, meron siyang sabaw. So, hindi na tayo kailangan mag-add ng water. So, antayin lang natin siyang bubuka at mag-taste tayo kung okay yung ating lasa. Okay, tinapan na yung ating mistero. So, i-add natin tong ating parsley. Ayan. Diba? So, magdagdag lang ako na konti seasoning. Yan. Hindi na rin tayo maglagay ng ano, ng patis dahil medyo maalat na yung ating. So, yan. Almost ready na yung ating pasta, yung ating tortilla shell. So, yung ating boiled water, nabuboil na rin. So, let's put our pasta. Since dalawa lang naman kami ang kakain, so magluto lang tayo ng pasta na mga 150 grams. So, ito is 500 grams. So, hatiin lang natin siguro. Or less. Ayan. Ayan. Okay. Ayan. Itong ating pasta is an Italian pasta. Italian discipline na talaga itong aking recipe. So, ready na yung ating shell. Iyan naman natin siyang i-overcook dahil pag ma-overcook natin shell natin, nagliliit siya, no? Delicious! Very fresh yung ating shell. Dahil bagong ano ito dating na hapon. So, dyan na muna. Hinaan natin yung siya. Dyan, habang nag-aantay tayo ng ating pasta. Pasta. So, yung ating pasta is ipukuk lang natin siya ng 12 minutes. Ayaw din natin siyang i-overcook dahil hindi naman masarap yung pasta pag overcook. Ayan. So, patayin na natin itong apoy niya. Okay. Diba? Check natin yung ating pasta kung ready na. One minute.
Okay, ready na yung ating pasta. So, tanggalin na natin sa kanyang, ano, bibig. Tanggalin natin sa ating sauce bread. Shell. Ayan. Ang gawin natin dito, i-mix lang natin ito. So, ready na. Para sa inyo na rin kung maglalagay kayo ng Parmesan cheese. Ako kasi mas prepared ako maglagay ng Parmesan cheese. So, spread ka lang natin ng Parmesan cheese on the top. And then, serve! Okay, ready na yung ating pasta with vongole.